Hello guys! Magandang araw. Ngayon ay meron kaming konting salo-salo at naipag-isipan namin na ang aming ihanda ay Korean style. So ngayon, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng gimbap. Ayan. So ngayon, nakahanda na yung natin dito sa ating kusina. So, una sa mga ingredients natin ay ito yung tinatawag natin na syempre, number one ingredients ay hindi dapat mawawala yung rice. Ayan. Yung rice natin dapat medyo malagkit yan. Para paglagay natin dun sa may ano, pagbalot natin mamaya, malagkit siya, hindi siya buwaghag. So yung rice natin. So sa pagluto ng rice, kailangan natin na haluan siya ng, pag naluto na, haluan natin ng sesame oil. So ayan yung brand na gagamitin natin, ang tinatawag na anong brand natin? Good Life. Okay? So, ayan. Ihalo na po natin siya sa ating rice. At lalagyan natin siya ng roasted sesame seeds. Ayan. Pampalasa po yan. Yun yung kanyang mga functions. At syempre, pagkatapos niyan, ang ilalagyan natin siya ng konting Himalayan salt. So, focus lang natin yung ating product. Himalayan salt. So, ayan. Yan yung ginagamit natin, ng Himalayan salt. So, isa sa mga ingredients nito. So, pwede naman mga kaibigan na hindi Himalayan salt, no? Iodized salt. Yes, pwede din yan. Rock salt. Basta, konting-konti lang ilalagay natin sa ating kanin para maging malasa. So, pangalawang ingredients. Ay, hindi na pala pangalawa yon. Meron pang pangalawa sa pinaka-importante, itong ating seaweed. Ito yung nirarap natin sa ating rice, no? So, ayan yun. Unseasoned na seaweed. Okay. Ito pa. Ito pa yung mga ingredients na kailangan natin sa paggawa natin ng gimbap. So, meron tayong kailangan ay meron tayong cheese. Yan yung ginagamit natin. At ang ating tuna. Ang ginagamit natin dito ay San Marino tuna. Yan. Kailangan din natin ang egg. Yan. Scrambled egg na hiniwa-hiwa namin pahaba. Ayan. At yung katabi niya ay yan yung ating cucumber. Okay? So, hiniwa-hiwa din. At yung katabi niya ay ang ating pickled radish. Ito yung yellow. At ang carrots natin na fried. Stir-fried carrots. Okay? So, ayan po. Gagawin na po natin kung paano siya balutin. Ayan, ipapakita po namin sa inyo. Kailangan ba i-flatten yung rice dyan? So, kailangan natin i-flatten yung rice. So, ayan po, na-flatten na po yung ating rice sa ating seaweed wrapper. Lalagyan po natin siya ng cheese. Ayan po. Meron din po tayong nilagay na pickled radish at yung ating carrot, ilalagay na. At syempre, pagkatapos niyan, yan, ilalagay natin yung ating tuna. Yan, dandanin lang natin siyang lagay. Parang itatoppings lang natin sila. Siyempre, ilalagay natin yung ating egg.
Ayan. At sisimulan na po natin siyang i-roll. Ayan na po. So, yan po yung magiging itsura niya. Titingnan po natin. Yan, kailangan po natin idikit. At yan po ang magiging itsura niya. So, hiwain na po natin siya. Ayan. So, ayan na po yung ating finished product. So, ayan na po. So, ganyan lang po ang paggawa ng ating gimbap, mga kaibigan. So, sana meron kayong natutunan kahit na sa simpleng pinakita namin sa inyo kung paano ito gawin, pwede natin itong gawing business, di ba? At sana masatisfied kayo sa pinakita namin sa inyo. Kung meron kayong mga katanungan, handa po namin kayong sagutin, comment below lang. So, ayan po. Hanggang sa susunod na mga vlogs po natin. Paalam!